Sa hindi pa po mga nakaka-subscribe sa akin, just subscribe to my channel, Analisa Espiritu. Ring the bell na rin po for my notification para updated kayo sa aking mga video. So guys, bago natin simulan ang lahat ng ito at ituturo ko naman sa inyo ang panibagong so, mga kalaman guys, about sa ating pagbunitayo. Ang ituturo ko naman sa inyo ang sayo, guys ngayon ay kung papaano ang tamang pag-repack ng ating mga bagong. Guys, kung natatandaan nyo, meron akong mga video na kung paano ang paggawa ng masarap na bagoong. So guys, ilalagay ko na lang po ang link dyan sa taas at panoorin nyo po ang tamang paggagawa ng bagoong at kung ilang buwan ito dapat i-harvest at kung paano ang tamang proseso para mapasarap natin ang ating bagoong. So guys, ngayon, medyo lime-level up na po ang lola natin kaya medyo ginagandahan po natin ngayon ang ating presentation, ang ating pagbubote or ang ating pag-aayos ng ating mga bagoong para maging maganda ito sa paningin ng mga tao para maging mabili ito sa merkado. Ayan, so ngayon ipapakita sa inyo kung ano ang gagawin natin kung papaano natin mapapaganda ang ating so ayan king guys bagoong ito nga pala Lola. Okay guys bagoong na isda yung bagoong na isda na ginagawa ko din pong tiyo or bulad sa Bisaya yung isdang maliliit na ganito na mahahaba so ayan po, makikita nyo po dyan sa taas na kung anong klaseng isda ang ginagawa ko. So guys, ito po ang finished product. Ito po ay almost 2 months na po. So, ready for harvest. Pero kung gusto rin po ninyo ng mas masarap pa at mas, kumbaga talagang mas masarap na masarap na masarap pa ang inyong bagoong. Patagalin kahit na ilang buwan. 5 months, 6 months, or 1 year. Mas special po. Pero, dito po sa Saudi, dahil sa sobrang init, masyado siyang mabilis magpigmentation ang ating bagoong. Kaya, mas madali siyang madurog at madali siyang maging bagoong talaga. Maging sauce. Kaya, ito pong aking bagoong na to is just only 1 month and a half. So guys, ito ay boneless na. Ayan. Ang ginagawa natin dito para mapaboneless natin to, ito po ay ating ginagamitan ng panggiling. Ayan. So guys, alam nyo na yan. Sineshare ko lang din po ito sa inyo para po magkaroon din po kayo ng mga idea para po makapag-umpisa kayo ng business kahit po kayo ay nasa bahay. Ayan. Ito po ay napakalaking tulong na magagawa para sa inyong sarili at lalong-lalo na para sa inyong pamilya. Kaya guys, tignan natin kung paano ba talaga ang tamang pag-iimpake ng bagoong. Okay guys? Tapos na natin ang ating mga product guys. Tignan nyo ang ating finished product. Ayan. Lola's Fish Anchovy. Wow, social pa. Bagoong isda. Ayan po ang ating ingredients. At meron pong manufacture date. So, but this one is walang manufacture date. Oh my God. Nakalimutan yung isa. So, okay lang. Ayan. Nakalimutan yung isa. Ayan. So, ito po ang pinagsisealed natin. Talagang ayan guys
Okay guys, thanks. Sana marami kayong natutunan at may natutunan kayo sa aking video na to. Keep on sharing po, lives, like po and share na rin po sa ating mga kaibigan. At please subscribe po sa aking channel at ng maraming mga kababayan natin na matulungan sa larangan ng pabili ko. Okay guys, maraming po salamat. Pagpalain po tayo ng Diyos. Ito po ang inyong Lola Chico.